pananakop ng mga dayuhan at impluwensya sa mga pagkaing Pilipino. Yan ang kwento ng mga kilalang pagkaing Pilipino at ang kasaysayan ng pinagmulan nito. Pero bago yan, huwag kalimutang i-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod na kwento dito sa Historica Pilipinas. Tayong mga Pilipino ay likas na mahilig kumain at ang paborito nating kainin ay ang mga pagkain pasok na pasok sa ating budget tulad ng mga street foods at tingiting pagkain. Kilala din tayong mga Pilipino na mahilig mag-explore ng mga bagong pagkain upang mapatid lamang ang makalam nating mga sikmura. At isa ang kanin sa pagkain na kasanayan natin kain at masasabi natin na nakadikit na ng kulturang Pilipino. Ang ating pagkaumaling sa kanin ay naitala na bago pa man ang pananakop ng mga dayuhan sa ating bansa. Ito ay namadiskubre ng mga siyentipiko ang isang carbonized organic deposit ng butil ng bigas na sa kanilang pagtitiyak ay nasa 3,500 taon na ang tanda. Pinaniniwalaan din ng mga siyentipiko na ang mga taong malay ang nagdalan at nagpakilala ng pagtatanim ng palay sa ating archipelago. Ito ay bago pa man ang pananakop ng mga Espanyol sa ating bansa. Subalit alam nyo ba na hindi naman kanin ang ating pangunahing pagkain noong unang panahon? Ito ay ayon sa tala na ginawa para sa Philippine Institute of Development Studies na isinagawa ni Pilmero B. Aguilar Jr. mula sa Universidad ng Ateneo de Manila. Ayon sa kanya, ang pangunahing pagkain ng ating mga ninuno ay maaaring gabi, patatas, kamote at iba pang pagkain makukuha sa ilalim ng lupa. Sa kabilang banda, noong unang panahon, ang bigas ay hindi pa isang pagkain pang komersyo. Kaya naman limitado lamang ang dami nito. Kung kaya sa panahon na iyon ay tanging mayayaman tao lamang at mga may posisyon sa pamayanan ang may kakayanan na bumili nito. Nang dumating ang mga Espanyol sa Pilipinas, ay pinakilala nila ang mga makabagong teknolohiya at pamamaraan sa pagtatanim ng palay tulad ng tamang pag-araro at maging sistema ng irigasyon ay kanila din ipinakilala sa atin. Sa ganitong paraan ay lumaki ang produksyon ng palay sa ating bansa. Kaya naman ang dating pagkain ng mayayaman ay naging pagkain ng bawat mamamayang Pilipino at hindi natin maitatanggi na ito ay naging parte na ng kulturang Pilipino. Marahil isa din sa palaisipan bilang isang Pilipino ay kung saan nagmula ang pagkahilig natin sa mga sausawan. Ang sausawan ay hindi na bago sa ating mga Pilipino at ayon sa tala na ginawa ng mga Espanyol ay ayon sa kanila, sila pulapong ay may sausawan na mula sa dinurog na sili. Ito ay nasaksihan ni Magellan at ang kanyang mga tauhan noong taong 1521. Subalit hindi sinasabi ng mga historyador na sa atin nagmula ang sausawan. Sa kadahilanan ang mga bansang Asyano ay may kanya-kanyang version nito. Sa aklat na palayok, Philippine Food Truth Time on Sight in the Pot, na sinulat ng kilalang food historian na si Doreen G. Fernandez, ayon sa kanyang aklat, ang sausawan ay sinilarawan bilang isang panimpla ng isang individual na base sa kanyang panlasa kaiba sa pagkain Pranses na kung saan ang tagapagluto ang punong nasusunod kung anong lasa ng pagkain lulutuin. Ito ang dahilan kung bakit mayroong sausawan sa bawat pagkain Pilipino sapagkat bilang isang Pilipino nais nating ang ating pagkain ay hindi masyadong maalat, maasim o matamis. Ang nais natin ay isang pagkain na may balansing lasa. Kung kaya naman bilang isang Pilipino ay ginagamitan natin ito ng sausawan o mga karagdagang pampalasa
tulad ng kalamansi o patis na hinahalo natin sa mga pagkain upang mas maging malinlam ang lasa nito at masasabi natin na ito ay isang pagkain Pilipino. Mga ka-historika, diyan natatapos ang kwentong ito. Maraming salamat sa inyong panonood. Mabuhay ang Pilipinas!